Ano nga ba ang misleading metadata at ano ang dapat gawin kapag na-experience mo ito? Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Abby Joyce. And for today's video ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa misleading metadata. So, bago po ang lahat, kung hindi po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe na po kayo at hit a notification bell para ma-update po kayo sa aking mga latest videos. Ano nga ba ang metadata? Ito yung information na kailangan mong ilagay sa video or content mo para malaman or makategorize ni YouTube kung tungkol saan ang video mo. Ang mga example ng metadata ay ang description, tags, thumbnail, hashtags, at iba pa. Ano naman ang misleading metadata? Ang misleading metadata ay ang paggamit mo ng tags, title, thumbnail sa maling pamamaraan. In short, mini-mislead mo yung expectation ng viewer mo. Ang misleading metadata ay categorized sa spam, deceptive practices, and scam policies. So, yung pinaka-common na example po nito ay yung clickbait. Pero, hindi porket sinabing clickbait ay masama na agad ito. Meron pong dalawang klaseng clickbait. Number one, ito yung wrong clickbait. Ito yung paglalagay mo ng mga bagay o tao sa thumbnail mo at hindi naman ito mangyayari sa video mo. Number two, ito naman yung right clickbait. Ito naman yung naglalagay ka ng kakaibang bagay sa thumbnail mo at mangyayari ito or connected ito sa content or video na ginawa mo. So, yung next example naman po natin ay yung irrelevant tags at keywords. Ito yung palaging ginagawa ng mga baguhang YouTuber. Pero yung paglalagay po ng maling tags or irrelevant tags ay hindi po nakakatulong sa video mo. Pero yung paglalagay mo ng tags and keywords na hindi relevant sa video mo ay mali pong gawain sa YouTube. Yung iba kasi ay nilalagay nila yung pangalan ng big channel sa kanilang tags or keywords. Bakit nga ba ito ginagawa ng mga baguhang YouTubers? Kasi nga po, akala nila effective ito. Kasi iniisip nila na kapag searchable ang isang big YouTuber at nilagay nila ito sa tags or keywords nila, ay magiging searchable sila, and which is mali po. At hindi po totoo yon. So ang gawain na yon ay tinatawag pong misleading metadata. Pwede nyo naman pong ilagay sa description, tags, keywords ang isang pangalan ng big YouTuber kapag nag-appear or naging part po sila ng video nyo. So for example po ay nagbo-vlog kayo outdoor at may nakita po kayo isang big YouTuber ay ganun po, pwede nyo pong ilagay yung pangalan nila sa description, tags, and etc. Dahil naging part naman po talaga sila ng video mo. So ngayong nalaman nyo na po ang misleading metadata, ano naman po ang pwedeng mangyari sa atin kapag inabuso po natin ang ganitong pulisiya ni YouTube? Sabi ni YouTube, ang mga first-time offender daw ay magkakaroon lang ng warning. So wala pong mangyayari sa channel mo dahil isa nga lang itong warning. Pwede rin palang burahin ni YouTube yung specific na video na yon kapag nakita niyang binaviolate mo yung pulisiya na ito. Kapag paulit-ulit na itong nangyari sa channel mo, ay pwede kang magkaroon ng community guideline strike. At kapag nagkaroon po kayo ng tatlong strike sa loob ng 90 days, ay pwedeng ma-terminate or mabura permanently ang channel mo. So anyway, meron po akong video tungkol sa paglalagay ng tags, ang tamang description at kung paano maging searchable ang channel mo. Ilalagay ko na lang po sa description box below. So kung may natutuhan po kayo sa ating video for today, ay please like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga latest videos. Thank you all for watching!